Ang atin pong tema ngayon ay Attitude in the Kingdom. At ang pamagat ay The Rightful Manner of Fellowship or angkop na paraan ng paikipagkapatiran or ng samahan. Natuklasan po ng mga mapagsaliksik na may mga eksaktong pattern pala at sukat ang gawa ng Diyos. Ito po ay naayon doon sa tinatawag lang Fibonacci sequence na nadiskubrihan ni Leonardo of Pisa or Leonardo Fibonacci, na merong sequence na ginagamit niya, tinuturo din sa map na 1, then 1, pagpaplasin mo yung dalawa na yon, ang susunod sa sequence ay 2, then yung 1 at 2, pagpaplasin mo sa sequence, ang susunod ay 3. Yung 2 at saka 3, pagpaplasin mo, ang susunod ay 5. So, ganun po ang sequence, Fibonacci sequence. Na dyan po ay, yung sequence na yan, pag kailangan po yan, alam po yan ng mga arkitekto, ng mga engineer, magmagawa ng mga estruktura, sapagkat yan po ay may tinatawag silang pag-divide na mauuha mo yung tinatawag nilang pi or golden ratio, 1.6 something ganyan. So, nakita nila na kahit yung mga petals, iba't ibang bulaklak. Pag binilang mo yung mga petals, nandun sa sequence, either yung petals ay 2 or 3 or 5, kahit yung sunflower, pati yung ano yan, pati nga sa mukha ng tao at pati sa kaluwapan, merong ratio. Kaya tinawag na golden ratio po ito. At dahil nalaman nila na ang paglikha pala ng Diyos ay merong sukat, tinatawag na golden ratio, tinawag po nila ito na fingerprint of God. Gayun din naman, palibas ay sharing Diyos ang gumawa ng kautusan, eh meron din itong tamang pattern. Ito po yung tatalakayin natin sapagkat nais niya na ito yung ating ganapin bilang mga citizens or mga mamayan ng kanyang kaharian. At nais kong basahin yung ating pagkukuhanan. Ito pong Mateo 7:1 patuloy. Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya rito, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagay makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ang kanilang mga paa at mga balik at kayo labahin. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutoktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? 12. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Ito po sa ating binasa, ang pinaka-background po nito, alam naman natin yung mga scribe at mga pariseo, sila po ay guilty ng pagsasagawa ng false judgment tungkol sa kanila, di ba? Ang mga scribe at pariseo, ang tinitingnan nila ang kanilang sarili, ay sila'y mataas, matutuwid na tao sila, kaya sa mga iba. Pag tinitingnan lang iba, di ba? Ay mga makasalanan, sila matuwid. So, ito po ay false righteousness. At ito po ay tumulong sa kanila upang ma-encourage sila dun sa maling paghatol.
Pinapaliwanag po ng ating Panginoon sa Kristo kung bakit ang ating Panginoon ay napakahalaga sa Kanya na matutunan po natin ang usapin tungkol sa paghatol. Dito sa binasa natin ito, itong chapter 7, ang totoo po niyan ay merong tatlong iba't ibang mga paghatol ang tinatalakay dito. Yung unang tinalakay kasi, yung verses 1 hanggang 5, yan po ay tumatalakay sa paghatol sa ating sarili. Yung 6 hanggang 20, tumatalakay sa paghatol sa mga iba. At sa 21 hanggang 29, yan po ay tumatalakay sa paghatol ng Diyos sa atin. Kinukundi na ng ating Panginoon sa Kristo yung censoriousness at saka judgmentalism. Subalit, yung judgment in the sense of analysis or discernment, eh lagi pong kailangan yan. Yung pag-analisa, diba? Yung pag-estimate. Yung first principle ng judgment ay dapat magsisimula sa ating mga sarili bago natin hatulan ang mga iba. The purpose of self-judgment is to prepare us to serve others. Kaya yung binasa natin kanina, kung mapapansin ninyo sa Galatia 6, sa scripture reading natin. Na doon itinuturo na yung tinitingnan mo rin ang sarili. And then, kasunod ay ang pagtulong sa mga iba. Sapagkat, ang mga Kristiyano ay inoobliga na magtulungan sa ang bawat isa, hindi lang sa material, kundi maging sa paglago sa biyaya. It is not very hard to refrain from harming others, di ba? It is much more difficult to take the initiative of or in doing something good for them. Napakahirap na gumawa ng mabuti sa iba. Pero yung gumawa ng masama sa iba, madaling gawin yan. Itong sinasabi sa verse 12, ang tawag natin dito ay the golden rule. Ginunto ang panukat. The golden rule na pinormulate ng ating Panginoong Jesus, ito po yung foundation ng isang aktibong kabutihan, aktibong paggawa ng mabuti at kahabagan. The kind of love God shows to us every day. Mag-isip ka ng isang mabuti at isang pagkilos na udyok ng kahabagan na magagawa mo ngayon. Magagawa mo sa mga susunod na araw. At ito yung maging gabay mo sa paano ka kikilos sa iyong kapwa. Kaya nga mensahin natin, yun mismo sinasabi sa verse 12. Sa English, therefore, do unto others what you would want them do to you. Ito po ay meron din katulad sa Luke 6:31. Pero ano nga ba yung kinakailangan na klase ng tao na magsasagawa nito? Ang tao magsasagawa nito, mga kapatid, ay yung tao ng Diyos, yung mananampalataya. Bakit? Hindi ito pwedeng gawin ng hindi mananampalataya. Sapagkat yung mga hindi mananampalataya, iba ang kaisipan ng mga yun eh. Nandun yung pansarili. Kaya ito po ay based on assumption na yung mga mananampalataya ay kingdom people na may mga bagong puso. Nirequire nito na ang mga tao ay gawin ang mabuti at ang tama. Hindi lang po ito yung tigilan ng sarili sa paggawa ng mali. Ang sabi nito, yung golden rule, ito daw yung nagsasummarize nung lahat ng law and the prophets. Kumbaga, sinasabing law and the prophets kasi, yung sa scripture, Old Testament. Kung ano yung mga kautosang nakapaloob doon, kung paano natin ituturing o itatrata ang mga iba, ito yung summary, itong golden rule. If we would simply treat others the way we would want to be treated, we would naturally obey all the laws, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga ibang tao. Kaya, ipinapakita lang dito, kailan ba't sumusunod tayo sa ating Panginoon sa Kristo, ginaganap natin yung mga kautusan sa lumang tipan. Kaya lang, sa isang bagong espiritu, sa isang bagong diwa. At ang Panginoon sa Kristo, gumawa siya ng summary statement, sinasum up niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan doon sa lumang tipan. At ito ay kapareho din, di ba? Ito kasi, ethical issue ito eh. Bukod pa doon sa Matthew 22 na doon, di ba, sinamap din niya yung buong kautusan, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ito naman sa, tungkol naman sa ethical laws.
Yung mapapansin ninyo, sabi doon sa verse 12, kaya nga, kaya hindi ko inalis eh, hindi natin pinutol, nakalagay lang doon, do unto others what you would want them to do to you. Kasi yun ang laging binabanggit, hindi pala sinama yung therefore. Eh samantalang dito sa verse 12, kasama yung therefore. Pag sinabi ng dating therefore, hindi po ito simula ng isang statement, diba, na isang thought. Lagi ang merong nasa unahan. Yung therefore ay nagpapahiwatig sa atin na ito isang summary or isang conclusion. Ito yung mga pagkakamali ng mga iba na yung golden rule lang ang kanilang tinuturo. Iniiwanan na yung kaugnayan nito sa mga una pang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag ganyan ang ating ginawa, iko-quote natin ito ng mali. At hindi natin maisasagawa yung tunay na diwa ng sinasabi sa atin sa verse 12. Kaya kinakailangan kasama yon. There's no way that you're going to fulfill it kapag hindi kasama yung therefore. Eh ngayon, saan tumutukoy itong conjunction na ito na kaya nga? Saan tayo dinadala ng golden rule? Dinadala tayo sa wastong paraan ng paghatol at saka wastong paraan ng pananalangin. Pero ngayon, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, judge not that you be not judged. Eh totoo nga po ba? Pag yan kasi ang binasa mo, parang binabawalan ng ating Panginoon sa Kristo ang paghatol. Eh hindi po talaga ipinagbabawal ng Panginoon ang paghatol per se. Kaya kailangan kuhan natin ang diwa. Anong patunay natin na hindi pinagbawal ng Panginoon? Sa John 7, buksan natin ang ating mga Bible sa John 7 verse 24. Ang sabi po doon sa John 7, verse 24, kausap po niya yung mga tao sa kapistahan. So marami na ikinig sa kanya. Ang sabi niya rito, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. So meron pong righteous judgment. So ano yung pinagbabawal ngayon ng Panginoon? Yung kapag humahatol ka, panlabas. Yan talaga ang pinagbabawal ng Panginoon. In fact, meron pong paghatol na pwedeng ganapin sa loob ng iglesia. Yung sa 1 Corinthians 5:1-5. Doon po ay merong sabi nito sa 1 Corinthians 5. Sa kasalukuy, nababalita na sa inyo may pakiapid. At ang ganyang paikapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo mga mapagpalalo at hindi kayo bagkos ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako ay nasa harapan ninyo sa espiritu, akin niyang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y naharap sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Nang nangatipong kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon Jesus. So may church discipline po. Ang tawag natin dyan ay ecclesiastical judgment. Na pag itinuwalag sa iglesia, aba, ay nawawala siya doon sa divine protection. Liable siya or susceptible siya sa mga miseries o sa pagkapahama. So it's not for eternal judgment, mga kapatid. Ito po, itong tinutukoy dito na lalaki na itiniwalag o hinatulan, ito po ay sabi kasi ni Soriano, kasi sinabi ni Soriano, pwede dumawala yung kaligtasan, kagaya nga na sinabi doon, member ng iglesia pero ibinigay kay Satanas. Ano? Eh, hindi niya binigyan ng diin yung upang ang espiritu ay maligtas eh. Merong sa halimbawa natin na ibinigay kay Satanas, pangunahin, sino? Si Job. Sa Job, Diyos sa is. Diba? Ibinigay ng Diyos kay Satanas, si Job. Oh, nasa kapangyarihan sa inyong kamay, huwag mo lamang kukunin ang kanyang buhay. Oh, si ano ba? Si Job. Diba? Hindi ba siya lingkod ng Diyos? Anak siya ng Diyos, pinagpala pa nga ng Panginoong Diyos, eh, di ba? Kaya, patunay natin itong 1 Corinthians chapter 5 na itong taong ito na ibinigay kay Satanas, ligtas ito, kasi
Propeta si ano eh, si Apostol Pablo, alam niya na ito ay tunay na mananampalataya. Kaya doon sa ikalawang sulat niya, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 6 hanggang 8, eh nabalitaan niya na ang taong to nagsisina. Kaya binigyan niya ng, sinabihan niya yung mga member na iglesia. Sukat na sa gayon ang kaparusang ito na ipinarusa ng marami. Kasi nga, natiwalag, na-disfellowship, upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dahil dito, ipinamamanik ko sa inyo na papaktibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Napasin ninyo? So, yung natiwalag, ibinabalik po yun. Nagsisi naman eh. Bakit natin ito binibigyan ng tiil? Kasi ang ating doktrina, ang tunay na mananampalataya, wala na pong hatol yan eh. Hindi na po inat... Kasi di ba sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa maraming mga talata, pero isang magandang talata, yung John 3, verse 36, patuloy. Pero ito po ay tinuturo din ng Apostol Pablo sapagkat ang taglay-taglay niyang turo ay ang turo ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya sa Roma, 8:1, ito po yung napakagandang pribilehyo ng isang mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na wala na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Ang sabi sa Roma 8 at talatay 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. O, hindi ba napakagandang kalagayan yan? Kaya sa liwanag ng gantong mga katotohanan, ang nire-require lang ng Panginoon na ang ating paghatol ay dapat completely fail. Kaya kung mapasin natin, ang turo ng ating Panginoon Jesucristo, yan ay katangi-tangi at kaiba sapagkat galing po yan sa Diyos na kanyang Ama. Sabi kasi ng iba, tumulad lang daw sa mga ano, kina-Aristotle, Confucius, Socrates, may ganun doon katuruan, pero negative po yun eh. Ang sinasabi ni Confucius, don't do to men what you don't want done to you. Sabi naman ni Aristotle, what you don't want done to you, don't do to others. Halos pare-pareho lang. Whatever is displeasing to you, then don't do that to others. Eh hanggang doon na lamang sila. So ibang turo ng Panginoon, positive. No? Sa kanya, eh, kasi sa mga ito, mga sinaunang mga tao na to, parang ganito natin illustrate. Ayokong naawan mo ako, kaya hindi kita nanakawan. May puro negative yun, di ba? Pero sa Panginoon sa Kristo, positive. No? Whatever you would that man should do to you, do you even so to them. So, hindi kita nanakawan, pero bibigyan pa kita. Yeah? Ganun po yun. Active ang sa Panginoon. Kaya dito po, yung goodness magmamanifest sa atin kapag ginawa natin ito. Kaya tinuturo dito sa atin na mauna tayo. Tayo magkaroon ng initiative. Kasi usually, di ba, minsan, nangyayari, pag may ginawa sa atin mabuti, saka lang natin ginagantihan ng mabuti. Binigyan tayo ng kapitbahay ng ulam, kaya pag tayo nagluto ng ulam, ibigyan din natin. Na, okay. Pero hindi pala ganun. Mauna tayo na magbigay ng ulam kung may bibigay. No? Kung wala na, may pasensya na lang, di ba? So, dito lang, ang hamon lang sa atin, madali ka bang umunawa sa iyong kapwa? O madali kang umusga? Sana hindi ka madaling umusga. Sa halip, eh dapat madali kang umunawa sa iyong kapwa. Meron isang pangyayari na isang nakausap ko, pinagtatanggol na yung ADD. Sabi niya, si Soriano daw, kakaiba daw sa ano, ibang mga pastor. Kasi si Soriano, napakaraming charities. Napakarami talaga, may mga libre sa kaiba, ganyan. Alagang yung po naman yung... At saka may mga negosyo pa. Pero ang di niya alam, yung mga member ni Soriano, yung gastusin, yung million-millions na gastusin, ipinapapasan sa membro. Opo. Bukod, di ba, sa halip na kunwari, nalilikob. Di ba, nagkakaroon abulo yan? Yun ang gamitin sa mga gastusin, sa charities, sa mga benevolence. Hindi po. Hindi mo, yung bukod sa pag-aabuloy, kapag mayroon mga benevolence, may mga charities, hihingan pa yun, tsaka yung pambayad sa mga renta-renta. Yung pambayad sa renta sa bawat lokal, yun po ay pinag-aambagan ng mga membro. Hindi kinukuha sa abuloy yan. Yung isang question ko nun eh. Saan na pupunta yung abuloy? Eh, samantalang mga gastusin ay merong pinag-aambagan, nagkokota-kota. Oh, ang punto ko lang dito, nahatulan si Soriano na maganda, di ba? Oh, maraming charities, di ba? Panlabas, nakita, maganda. Pero, hindi nila alam yung panloob na
minemerchandise or kinakalakal ang mga membro. Yung mga negosyo yan na pinagmamalaki niya. Kasi mga pastor daw, di ba? Umaasa lang sa mga membro, walang mga negosyo. Sabi ko, alam mo yung mga negosyo Suryano, ang mga nagtatrabaho sa mga negosyo niya, mga membro niya, at walang bayad. Ha? Oo. Oh. Isa pa, yung mga negosyo tinutukoy niya, doon sa convention center, yung dapat na lugar ng pananambahan, ay naging ano, parang market. Di ba? Alam na bisko, lagi kami nandun, every Saturday, nung kami membro pa niyan. At halos araw-araw, may mga pupunta doon ng mga lokal. Oh, edi laging may mga buyers. Oh, meron ng abuloy. No, pasalamat ang tawag doon. Mamimili pa, doon mamimili. Oh. Oh. Kaya masasabi ko, eh, pangangalakal yan. Ang punto ko lang, halimbawa lang yan. Ano? Isang halimbawa na hindi tayo karakaraka na kung maganda man ang hatol natin, kung pangit man, hindi naman natin alam yung motibo, hindi naman natin alam yung interno na nangyayari doon. Kaya, hindi tayo dapat karakaraka, humuhusga. So, yun lang mga kapatid, bilang conclusion, ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi binabaliwala ng ating Panginoon Jesucristo ang moral law, no? Yan ay kanya itinuro. At yung precept ng Golden Rule, it embraces in its few words the underlying and governing principle of all morality. Tinuturuan tayo nito na ilagay natin ang ating mga sarili doon sa lugar ng ating kapwa, kung ako ba ang nasa kanyang kalagayan. At doon natin idedirekta ang ating pagkilos. Yun yung naangkop na motivasyon natin or parang panukat natin kung paano tayo kikilos. Tayo manalangin.